Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta sa ating mga channel, mga idol, sa ating mga member na walang sawang nakikinig at naghihintay sa ating mga upload. Sa mga OFW sa buong mundo, mabuhay po kayo mga idol. Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker at sa mga blind community. Simulan na po natin ang ating kwento. Agad naman na inaabisuhan nitong si Butchok ang mga nailigtas nilang mga bihag na manatili lamang ang mga ito doon sa silid at maghihintay sa kanyang mga utos. Panatilihin din ng mga ito na nakadapa para hindi matamaan ng ligaw na bala. At sa isang pagsinyas nitong si Butchok, sunod-sunod nang nagpakawala ng mga pagbira ang dalawang mga bata na naging dahilan din ng pagkasunod-sunod ng pagkakatumba ng mga rebuilding mga tagtad na ang tama ay sa kanilang mga ulo na agaran na ikinamatay ng mga ito. Nagagawa naman ng iilan ang makakubli ng mabuti doon sa mga puno ng kahoy, ngunit halos mas marami pa sa kalahati sa mga ito ang napapatay agad ng mga bata, habang ang limang mga sungayan naman nang makita nila ang mga kaganapan na iyon, agad nang inaabisuhan ng mga ito ang kanilang mga kasamahang rebuild na sila na muna ang bahalang maghanap ng paraan para makapasok doon sa bahay. At kung makapasok na ang mga ito, saka na lamang muling kikilos ang mga rebuilding tagtad. Sinang-ayunan naman agad ito ng mga rebuild. Dahil sa ilang minutong lumipas pa lamang, agara na silang napapatay at kamuntikan pang maubos ng mga hindi pa nila mawari na mga kalaban ang nandoon sa loob ng bahay. Nakakamangha din ang galing ng mga ito sa paghawak ng baril at pana na halos hindi man lamang sumablay ang mga ito sa kanilang pagbira. At nakakatakot din ang galing ng mga ito na halos ang lahat ng mga patama ay sa ulo, na napaka-imposibleng gawin ng ganun kabilis at partida. Napakadilim pa ng buong kapaligiran sa mga pagkakataon na iyon. Mabilis nang naglulundagan ang mga aswang doon sa bubong ng bahay na iyon. Ang kanina, 5 bilang ng mga ito, nadagdagan na ito ngayon dahil may mga sumunod doon sa mga sungayan sa may bubungan. Sinimula na ng mga ito na wasakin ang bubong para makapasok na ang kanilang grupo doon sa loob ng bahay. Ngunit bago pa nila tuluyan na magawa ang kanilang binabalak, napatigil ang mga ito sa kanilang mga pinaggagawa nang marinig nila ang pagsasalita ng isang bata doon sa may unahan. Nakatayo itong si Butchok doon sa unahan habang kumikislap sa dilim ang hawak nitong mga matatalas na mga garab. Itigil nyo na ang mga pinaggagawa ninyong iyan, dahil hindi ko rin mapapayagan na magtatagumpay kayo sa inyong mga binabalak. Paparusahan ko na kayo ngayon ng kamatayan. Wawakasan ko na ang inyong mga kasamaan. Narinig nitong si Butchok ang pag-angil ng mga ito. Dahan-dahan na rin na pumalibot ang mga ito doon sa kanyang kinaroroonan. Wikang sagot naman ng isang matandang sungayan. Napakatapang mo naman, bata. Hindi maikaila na ang islang ito ang tirahan ng mga malalakas na mga antingero at mga albularyo. Ngunit hindi ko inaasahan na pati ang mga batang katulad ninyo kaya nang makipagsabayan sa aming lakas. Ngunit hinay-hinay ka lamang, bata. Mga sungayan ang iyong kaharap. Baka makakahanap kami ng paraan para ikaw ay mapatay. Masyadong matapang baka mo. Hindi ako nagtapang-tapangan, tanda. Ginagawa ko lamang ang nararapat. Sa puntong ito, hinahatulan ko na kayo. Ngayon, ipapakita nga ninyo ang sinasabi ninyong lakas ng mga sungayan. Matapos na masabi iyon ng bata, agad na itong umigpaw sa ire. Agad naman na umaangil ng napakalakas ang mga aswang at inabot ng mga pagkalmot ang bata. Ngunit sa isang iglap, biglang nawala ito doon sa ere at nagiging putik ang katawan nitong si Butchok pagkatapos
biglang nagliliwanag ang tatlong mga pabilog na hugis na nakalatag na doon sa bubong ng bahay na iyon. Kanina pa pala, nakapaglatag ng mga portal itong si Butchok at nakapag-usal na rin ito ng mga linlang at orasyon. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, linlang lamang ang nakita ng mga aswang na tumalon doon sa ere at ang tunay na Butchok nasa kanilang likuran na napakabilis na nakalipat ng pwisto gamit ang mga pintuan na portal. At pagkatapos, agad na nagilitan na ng bata ang liig ng isang aswang na sungayan na nagiging dahilan para kumalas pa nga ang ulo nito sa kanyang katawan at agaran na binawian na ito ng buhay pagbagsak nito doon sa bubong. Gumulong pa nga ang katawan nito at ulo pabagsak doon sa lupa sa baba at napaigik na lamang ang isa pa nang tumarak naman sa kanyang likuran ang dalawang mga matatalas na garab ng bata. Sumunod din itong bumagsak at gumulong ang walang buhay na katawan nito sa bubong pabagsak din doon sa lupa. Sa loob lamang ng dalawang mga segundo, napatay agad nitong si Butchok ang dalawang mga aswang na labis na ikinagulat ng mga sungayan. Halos hindi na nila nakita ang bilis ng bata sa pagkatay doon sa dalawa nilang mga kasamahan at masyado din silang namanga sa linlang na ginawa nitong si Butchok na kung susumahin, sobrang taas ang antas nito na pati ang karamihan sa kanilang angkan ay hindi pa kayang magawa ang ganun kalakas na kakayahan sa usal. Napadilat ang mata ng isang matandang sungayan sa kanyang natunghayan. Ngayon niya napag-isip-isip na kaya ganun na lamang katapang ang mga batang ito na pumasok sa kanilang teritoryo dahil nagtatangan talaga ang mga ito ng mga kakayahan na angat sa karamihan. Nakikita din nila sa pagmumuka nitong si Butchok ang sobrang kampante na parang walang bahid ng pag-alala sa mukha ng bata na parang kayang-kaya silang tapusin ng bata sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit naisip din ng matandang aswang na wala na silang mapagpipilian pa. Makailang bisis na silang may mga nakakaharap na mga malalakas na mga antingero at albularyo at hindi sila kailanman sumusuko sa labanan. Kaya ngayon, wala na silang pakialam pa sa kanilang kamatayan. Lalabanan nila ang batang ito sa abot ng kanilang makakaya. Napatigil naman sa pagnilay-nilay ang matandang sungayan nang magsalita itong si Butchok sa kanila. Wika ng batang birador. Ganito ba kalakas ang mga sungayan? Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agaran ko nang napaslang ang dalawa ninyong kasamahan. Katulad lamang kayo sa mga pisting gumagala sa aming isla. Mga mahihina pa rin kayong nilalang. Matapos na masambit iyon ng bata, biglang nawala na naman ito sa kinatatayuan. Gamit ang mga portal, nagpalipat-lipat ng pwisto ang batang si Butchok na nagiging dahilan para magkakagulo ang mga ito. Habang ginagawa kasi iyon ni Butchok, mabilis rin na nagpakawala ang bata ng pag-atake gamit ang dalawang mga matatalas nitong garab. Tatlo pa ang napatay ng bata at nahanap din ng bata ang matandang sungayan. Kinaladkad ito ng bata patras habang muling wika nitong si Butchok. Pasensyahan na tayo, lolo. Isusunod na kita doon sa mga kasamahan mo. Pilit naman na gumagawa ng mga usal ang matandang sungayan para sana makawala sa mahigpit na pagkakahawak ng bata sa kanya. Ngunit sadyang mas malakas ang mga usal nitong si Butchok na hindi na nagawa pa ng matandang aswang ang makatakas sa kanyang kamatayan. Kumalas ang ulo nito sa kanyang katawan at nahulog sa lupa kasama ang walang buhay nitong katawan. Ang tatlong mga aswang na sungayan wala nang inaksayang sandali ang mga ito sa kabila ng bangis ng kanilang angkan, sa kanilang nasaksihan na lakas ng bata, na pati ang matatandang aswang sa kanilang angkan walang kalaban-laban, nilukuban na
ng sobrang pagkatakot ang mga ito. Agad na naglulundagan ang mga ito pababa ng bahay para makatakas na. Ngunit sa isang iglap, biglang nakalipat ng pwisto ang batang si Butchok at agad na nahuli ang isa sa mga ito. Nang mahawakan ito sa paa at hinila na ito ng bata, pagkatapos ibinagsak doon sa bubong. Sabay naman ng pagwasiwas nitong si Butchok sa hawak niyang matalas na garab na tumama naman agad sa liig ng aswang. Tanging pag-igik na lamang ang narinig nitong si Butchok galing doon sa nilalang. Agad itong nanginisay hanggang sa tuluyan ng bawian ito ng buhay. Matapos naman iyon, inaasinta naman agad ng bata ang dalawang papalayong mga sungayan. Gamit ngayon itong si Butchok ang kanyang tirador. Ilang sandali lamang ang mga lumipas, nakakarinig ang mga ito ng lagabog at agad na tumimbuwang ang dalawang mga aswang na tinamaan ng mga bala nitong si Butchok. Agaran na nawalan ang mga ito ng buhay. Gulat na gulat naman ang mga rebuilding tadtad sa kanilang nasaksihan. Sa loob lamang kasi ng ilang mga minuto, napatay na ng kanilang mga kalaban ang kanilang mga kakamping mga sungayan. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, pinili na lamang ng mga ito ang lumayo doon sa lugar. Batid na nilang hindi nila talaga kaya ang mga taong nandoon sa loob ng bahay na iyon. Mas nakakabuting ibalita muna nila ito doon sa kanilang commander para makagawa ang mga ito ng panibagong plano. 5 mga tadtad na lamang ang mga natitira. Napatay ang 15 nilang mga kasama at ang 12 mga aswang kabilang na din doon sa mga napapatay ng mga bata. Ang mga matatandang sungayan at pinakamalakas sa kanilang angkan. Kitang-kita naman nila ni Butchok, Kimba at Arid ang paglayo ng mga rebuilding tadtad. Kaya agad nautos nitong si Butchok doon sa kanyang 2 mga matatalik na kaibigan. Sa tingin ko, Kimba, Arid, pagkakataon na natin ngayon na dalihin ang mga nabihag ng mga rebuilding palabas ng lugar ng Haro. Lumayo na ang ilan doon sa mga rebuilding. Baka sa kanilang pagbabalik, mas marami na ang bilang ng mga ito at mas malakas na ang kanilang pwersa. Kailangan na natin na ilabas agad ang ating mga nailigtas na mga tao. Matapos naman iyon, mabilis nang kumilos ang 3 mga bata. Agad na pinuntahan nila ang malaking silid na kinaroroonan ng mga taong nailigtas nila. Agad na inaabisuhan ang mga ito na kinakailangan na nilang makalabas at makalayo. Inalalayan naman ng mga bata ang mga mas mahihina ang mga katawan. Mabilis na lumabas ang mga ito ng bahay na iyon at agad na tinuntun ang gilid ng palayan. Sa mga sandaling iyon, tuluyan na din na napatay nila ni Nonoy ang mga natitirang mga aswang doon sa kabilang bahagi ng palayan. Nang masipat nitong si Nonoy ang pag-ibis ng grupo nila ni Butchok, agad na napagtanto ng batang aswang na maaring kumilos na rin ang grupo nila ni Butchok papalabas ng lugar ng Haro. Kaya agad din na binitbit ng batang aswang ang kaibigan na si Toto. Sa mga sandaling iyon, tuluyan nang nawalan ng malay ang kaibigan nilang iyon. Agad na tumakbo ang batang aswang doon sa gilid ng palayan papunta doon sa kinaroroonan nila ni Butchok doon sa kabilang bahagi ng palayan. Habang nakasampa sa kanyang likuran itong si Toto, ang mga misyonaryo naman agaran din na umataki ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar ng Haro. Agad nilang pinaslang ang mga nakabantay doon na mga rebuilding at mga aswang. Nagkakaroon pa ng ilang minutong palitan ng mga pag-atake. Ngunit makalipas ang 10 mga minutong bakbakan, tuluyan na nilang tinapos ang mga ito. Ngunit ang hindi nila inaasahan na habang nagaganap ang kanilang bakbakan, dumating agad doon ang tulong para sa mga rebuilding. Dumating na doon ang kawa na pinamumunuan nitong si Commander Abubakar
at ng mga aswang na pinamumunuan naman nitong si Kabanong. Sa mga pagkakataon na iyon, napapalibutan na ang grupo ng misyonaryo ng napakaraming mga kalaban. Hindi kasi nila inaasahan na sa loob lamang ng ilang mga minuto, matatapos na ng mga bata ang kanilang mga nakakalaban doon sa palayan at doon sa kinaroroonan ng mga nabihag. Nakabalik din agad ang mga nakaligtas na mga rebelde at agad na naabisuhan ng mga ito itong si Commander Abubakar tungkol sa mga nakakapasok ng mga kalaban sa kanilang teritoryo. Kaya nang marinig nila ni Commander Abubakar at Kabanong ang nangyayaring bakbakan sa lugar na iyon, agad nang nagpunta ang mga ito, wika nitong si Commander Abubakar. Sa tingin ko, Kabanong, bukod sa malalakas ang mga pangahas na pumasok sa ating kinaroroonan, marami din ang kanilang bilang at sinadya ng mga ito ang umatake sa iba't ibang lugar para lituhin ang ating depensa. Malas nga lamang ng mga ito dahil napapalibutan na natin ang kanilang kinaroroonan. Ngunit kinakailangan pa rin natin na mag-iingat sa mga ito. Anim ang ating makakalaban at sa tingin ko, bihasa ang mga ito sa pakikipaglaban at nagtatangan din ng kakaibang kalakasan. Ang sagot naman ng matandang sungaya na si Kabanong, napapatay na nila ang ating mga kasama at sa tingin ko, mukhang nadidisgrasya na din ang aking mga tauhan doon sa may palayan. Hindi ko na nararamdaman ang kanilang presensya. Maaring kabilang sa mga napatay ang aking kanang kamay na si Tandang Loke. Nakakagulat ang kanilang lakas. Ang anim na mga ito ang magbabayad. Pagkatapos ng pagkawikang iyon ng matanda, agad na itong umaalulong ng napakalakas at sumabay na din ang iba pang mga aswang na sungayan. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, nararamdaman na din nila ni Supremo ang pwersa ng mga kalaban na nakapalibot sa kanila. Agad na wika nitong si Supremo sa kanyang mga kasama. Mukhang nagkakamali tayo sa ating pasya. Nagkakamali tayo sa ating kalkulasyon. Sa tingin ko, Hidalgo, Abner, napapalibutan na tayo ngayon ng mga kampo ng kadiliman. Wala na tayong magagawa pa kundi labanan ang lahat ng mga ito. Ang sagot naman nitong si Abner, tama ka, Supremo, ngunit sa tingin ko, kakayanin pa rin natin ang lahat ng mga ito. At sa tingin ko din, anumang oras, makakatulong na din sa atin ang grupo nila ni Dudong Butchok. Ang wikang sagot naman nitong si Supremo, humanda na kayo. Anumang oras, aatake na ang napakarami natin na mga kalaban. Ganon pa rin ang ating gagawin. Kailangan natin na magtutulungan sa lahat ng mga pagkakataon. Walang iiwan at walang hahayaan na mahuli ng mga ito. Pagkatapos mariin ng nakikiramdam ang anim na membro ng misyonaryo doon sa mga sagingan, mariin nilang pinagmamasdan ang buong paligid at ang bawat galaw ng kanilang mga kalaban. Magkakatabi sina Supremo, Abner at Hidalgo, samantalang sa may bandang hulihan naman sina Leo, Manong Miroy at Lucas ang magkakasama. Ito po ang Lucas na pamangkin ni Tatay Damaso, naggaling sa lugar ng Mindanao na naging kasapi ng grupong misyonaryo. Inaabangan ng tatlo kung sakaling may mga atake man galing sa kanilang likuran. Batid na din kasi ng mga ito na maaring alam na ng kanilang mga kalaban ang kanilang pinagtataguan. At hindi iyon imposible dahil malakas ang mga kakayahan ng mga rebuilding tadtad at ng mga matatandang sungayan, pati na rin ang namumuno sa mga rebuilde na si Commander Abubakar. Ilang sandali pa lamang ang mga nakalipas, nasisipat na nila ang pag-aligid ng mga rebuilding tadtad doon sa kanilang kinaroroonan
nakikita din nila ang pagtakbo ng mga ito doon sa gilid ng mga kabahayan paikot doon sa sagingan kung saan sila nagtatago ngayon. Samantalang ang mga aswang naman, nakita nilang naglulundagan ang mga ito paikot din sa kanilang kinaroroonan. Wikang pabulong itong si Supremo. Nagsisimula na silang lumapit. Patay na kung patay. Lalabanan natin ang lahat ng mga ito hanggang sa kamatayan.